umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay narito muli para mag-aral ng salita ng Diyos. Dali lang po. Mag-ayos lang po sa muli. Yan. Awit tayo. Steadfast love of the Lord. Maligayang Pasko po sa inyo. Salamat sa lahat ng mga bumati sa akin ng Merry Christmas. Purihin ang Panginoon na tayo ay nakaabot sa Kapaskuhan na patuloy pa rin na nag-aaral ng salita ng Diyos. Steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Salamat sa katapatan ninyo sa amin. Marami pong salamat sa dakilang biyaya na binigay ninyo sa amin. Salamat po na ginawa niyo kaming mga anak. Salamat po na naisip ninyo na ibigay ang inyong bugtong na anak ng aming Panginoong Jesus para bumaba rito sa lupa, maging kagaya namin at tubusin ang aming mga kasalanan. Salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo. Ang Kapaskuhan na ito ay walang silbi kung hindi namin naintindihan ang dakilang pagkakaloob na ginawa ninyo para sa amin. Kaya't salamat po sa inyo. At sa aming pag-aaral, kayo po ang patuloy na maitaas. Salamat po, Holy Spirit, sa inyong paggabay at pagtuturo sa amin. Sa inyo lamang po ang papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Merry Christmas po ulit. Mamaya, pag naalala ko, kakanta po ako ng Pamasko. Pero ngayon, unahin natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Po. Tayo po ay nasa Colossians chapter 1. Ginagamit ko pong flashlight yung, ano, yung cellphone ni Wewe, kaya kayo mag-type ng mga verse. Colossians chapter 1, verse 11 hanggang... Verse 11 lang muna. Colossians chapter 1 verse 11. Ganito po ang sinasabi. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Isa na naman itong napakahalagang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ng Colossians. At isa itong magandang prayer ng bawat pastor at ng bawat mananampalataya para sa kanilang sarili. Ano po yun? Na tayo ay palakasin sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. No? Yung kalakasan natin ay hindi yung galing sa sarili natin, hindi yung galing sa
pagsisikap natin, kundi galing sa kapangyarihan ng Panginoon. Bakit raw po? Para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. It is one thing to endure, it is another thing to endure joyfully. No, magandang bagay yung makapagtiis ka, halimbawa ay sa pagsubok, o makapagtiis sa mahirap na sitwasyon. Pero, mas higher level yung habang nagtitiis ka sa mga sitwasyon mo, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa tiisin, o sa ano pa mang nararanasan mo. Habang nagtitiis ka, eh may kagalakan ka naman sa iyong puso. Now, paano mangyayari sa atin yon? Pagka ang kapangyarihan, no, sabi rito, ang dakila niyang kapangyarihan ang nagpapalakas sa atin. Hindi na ito strength that comes from us. Kasi pagkagaling sa sarili mo, pwede kang maubusan eh. Pwede kang yung nagtitiis ka nga pero lungkot-lungkot ka naman. Titiis na nga lang ako rito eh. Tinitiis ko na nga lang yung sitwasyon dyan sa bahay namin. Tinitiis ko na lang yung mga kasamahan ko sa trabaho. Tinitiis ko na nga lang yung boss ko. Tinitiis ko na nga lang yung init. Tinitiis ko na lang yung lamig. Tinitiis ko na lang yung kahirapan. Tinitiis ko na lang yung mga kasambahay. Tinitiis ko na lang yung asawa ko. Tinitiis ko na lang yung mga anak ko. Alam niyo yon, yung nagtitiis ng malungkot. Now, that's your own strength. Kaya nga, tandaan ninyo, pagka yung meron kayong pinagdadaanan at napapagod na kayo, parang nagsasawa na kayo, gusto niyo ng magduda, gusto niyo ng sumuko, you are doing it in your own strength. Ang kailangan natin, pag dumating tayo doon sa ganong punto, ay ipanalangin din natin itong ipinalangin ni Apostol Pablo. Ano sabi diyan? Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay na may kagalakan. Pag dumating na kayo doon sa punto na bibigay ka na, hindi mo nakakayanin, ganun ang sasabihin niyo, Panginoon, palakasin niyo nga po ako ng inyong dakilang kapangyarihan para itong pinagdadaanan ko ngayon ay matiis ko ng may kagalakan. Kasi pagka ang Holy Spirit ang kumikilo sa iyo, yung paghihirap ay nagkakaroon ng dahilan, no? Yung dinaranas mo na kabigatan ay iba yung dating sa iyo. Kanina may kausap ako. Sabi ko sa kanya, hindi tayo naghahanap ng hirap. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para pahirapan. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, sa buhay Kristiyano, darating talaga yung mga panahon na may mararanasan kang hirap. May mararanasan kang sakripisyo. No? At hindi yan para ikaw ay ibagsak. Now, tumingin tayo. Tingnan ninyo ha, pagka ang Holy Spirit ang kumikilos, yung kahirapan na nararanasan ng mga mananampalataya ay nagkakaroon ng ibang kahulugan para sa kanila. Muna tayo sa Gawa chapter 5 verse 40 to 41. Gawa chapter 5 verse 40 to 41. Sabi po rito. Ito, isa sa mga paborito ko ito eh. Gawa chapter 5 verse 40 to 41 yan. Sabi po rito. Ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. No, nilatigo po yung mga apostol. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo pa tungkol kay Jesus at pinalaya sila. Bukod sa pinahirapan physically, binigyan pa ng ano, ng babala. Huwag na kayong mag-aano, ha? Yang naranasan ninyo. Ngayon, ano reaction nila? Now, tandaan natin, itong mga alagad na to, kumikilos sa kanila ang banal na espiritu. Verse 41, umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Pagka hindi Holy Spirit ang kumikilos sa iyo, pagka nakaranas ka ng latigo at pagbabanta dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, pagka ikaw ay naparusahan dahil naglingkod ka sa Panginoon, dahil inuna mo ang Panginoon,
At ang kaisipan ng mundo, ang ano sa'yo, ano ba yan? Ba't nangyari sa akin ito? Nagtapat naman ako sa Panginoon. Ha? Bakit ganun? Pero pagka ang banal na Espiritu ang kumikilos sa'yo, you will have another reason, a different reason doon sa naranasan mong hirap. Ano yung reason nila? Ba't sila naging masaya? Dahil binigyan sila ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ay, salamat. Naalala agad nila ang Panginoon na pinahirapan. At sila naman, naku, praise God, nakaranas tayo ng hirap para sa Panginoon ito. Dahil nangaral tayo, kaya tayo hinagupit. Kaya alam nyo, siguro magsiramplaka ako sa inyo. Pagka dumarating sa akin yung ano, yung siguro dumating rin sa inyo yung messenger na message na ano, panalangin natin, merong mga baka pugutan ng ulo, no, it's a lonely day today. Meron pa ako natanggap na message na gano'n, it is a lonely day dahil may mga missionary sa India na nahatulan na mamamatay. Kaisipan ng mundo yan, yung lonely day. Pero sa Biblia, karangalan yan, kagalakan yan, na may mga taong magbubuwis ng buhay para sa Panginoon. Now, hindi mo hahanapin yung kamatayan. Hindi mo sasabing, gusto kong maglingkod sa Panginoon para mapatay ako. No. You don't go after death. Ang gagawin mo, yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pero pag dadanas ka ng kamatayan, alang-alang dun sa pinagawa sa iyo ng Panginoon. Pag dumanas ka ng hirap, kagalakan. Amen. Tignan niyo sa aklat ng Mateo. Tignan niyo kung ano sinabi ng Panginoon doon sa mga alagad niya. Meron kasing pwede niyong i-interpret ito to the extreme na magiging mali na. Ano 'yon? Pag hindi ka nakaranas ng hirap sa paglilingkod, no? Pagka ano, wala ka sa Panginoon. Kailangan sa bawat step lagi kang may kahirapan, no? Maghirap ka. Kaya bawal kang kumain ng masarap, bawal kang makasakay sa eroplano, bawal kang ano, kailangan puro paghihirap. Magmi-mission ka ba? Huwag ka sumakay na aircon na bus, sa ordinary ka lang. At hindi ka pwede nakaupo, dapat nakatayo ka lang magdamag para maipakita mo yung sakripisyo. No. You do not go after sufferings. You do not go after death. Hindi mo hahanapin yung mahirap at kamatayan. Ang hahanapin mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Now, kung dumanas ka ng hirap, halimbawa, ang unang hirap na nararanasan ng mga Christian minsan, yung usigin ka, pagtawanan ka, no, pagdudahan ka dahil sa Panginoon ka na, pag dumanas ka ng ganon, ikinagagalak mo yan dahil nagawa mo alang-alang sa Panginoon yan. Hindi ka pag uwi mo sa inyo, sabi mo, oh, sino dyan ang pupula sa akin? Sige na, naghahanap ako ng pupula sa akin eh. Hindi ganon po yun. Mateo chapter 5, verse 11 hanggang 12. Mateo chapter 5, verse 11 hanggang 12. Napapansin ko, kaunti lang ang kasama pa natin ngayon sa devotion. Siguro puyat yung marami. O yung iba eh, mabigatan tiyan dahil sa Noche Buena. Verse 11 hanggang 12, sabi rito, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. No, yung pag-iinsulto, yung persecution, this should give us joy. Bakit? Sa kaisipan ng mundo, minamaliit nila ako kasi Christian na ako eh. Pinagtatawanan nila ako kasi kaiba na nila ako. Pero sa kaisipan ng Panginoon, pagka nakaranas ka ng pang-iinsulto, pag nakaranas ka ng paghihirap, ah, kagalakan mo yan. Nako, someday I will exchange this cross for a crown. Amen. Oh, tuloy pa tayo. Sa Roma chapter 5, verse 1 to 5. Pag ang Panginoon ang kumikilos, ang banal na Espiritu ang kumikilos sa inyo, yung mga bagay na dapat na nagpapaiyak sa inyo ang magiging daan pa para lalo kayong maging masaya. Kaya nga napakahalaga, ulitin ko po, no? Pagka dumating ka na dun sa point na parang hindi mo nakakayanin, bibigay ka na, ano ipapanalangin mo? Lord,
punuin ninyo ako ng kapangyarihan na nakakalakasan na nagmumula sa inyong dakilang kapangyarihan. Para itong tinitiis ko ay matiis ko ng may kagalakan. Roma chapter 5 verse 1 to 5, ganito sabi, kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tandaan nyo yan, it is important. Matuwid ka na, no? At may dahilan bakit binanggit ito sa una. Matuwid ka na, may relasyon ka na sa Panginoon. Verse 2, sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan niya. Dahil sa Panginoong Jesus at dahil sa ating pananampalataya, ano raw yun? Tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos. Okay? Ano yung sabi sa verse 1? Itinuring ka na matuwid. Verse 2, nasa iyo ang biyaya ng Diyos at nagagalak ka dahil may pag-asa ka na makakabahagi ka sa kadakilaan ng Diyos. Alam niyo ba, napakalaking bagay yan? Kadakilaan ng Diyos. Magiging bahagi raw tayo ng kadakilaan ng Diyos. His greatness. Kung gaano kadakila ang Panginoon, magkakaroon tayo ng ganong bahagi. No, sa pagdating ng ating ng Panginoon, doon sa kabilang buhay na yon. Now, verse 3, at nagagalak din tayo kahit dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Sa mga kinikilos ng banal na espiritu, pagka dumanas sila ng hirap, hindi sila umiiyak, hindi sila nagrereklamo. Ano yon? Ang dumarating sa iyo ay, praise God, may panibago akong pagsubok. Praise God, may pag-uusig ako. Matututo akong magtiis nito. Training sa akin ng Panginoon to. Ganun yon. Pagka ang Holy Spirit ay nasa sa iyo, you would think na yung mga pagsubok ay, ah, praise God, gusto akong lumago ng Panginoon. I-improve na ako ng Panginoon. Pagka sarili mong kaisipan na nasa sa iyo, kaya nga napakahalaga ng verse 1 and 2 eh. No? Bakit? Do sa verse 1 and 2, sinasabi rin kung sino ka na sa Panginoon. Now, dahil sa ikaw ay ayan na sa Panginoon, dahil ikaw ay ganap na sa Panginoon, inari kang matuwid, may biyaya ka ng Diyos, pag dumanas ka ng hirap, hindi mo iisipin na parusa ng Diyos sa akin to. Wala naman akong ginagawang masama, ba't ako pinaparusahan? Hindi naman ako nagkamali, sumusunod naman ako sa Panginoon. Bakit parang ako pa ang nahuhuli? Hindi mo naiisip yon. Ang naiisip mo, tinuturuan ako ng Panginoon na magtiis. Kaya salamat sa Panginoon, Lord. Salamat sa pagsubok na ito. Salamat sa pinagdadaanan ko. Salamat sa mga pag-uusig dahil matututo akong tiisin ito. Masasanay na ako. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Kung ang banal na espiritu ang kumikilo sa iyo, habang nagtitiis ka, habang tumatagal yung pagtitiis, hindi ka nalulungkot. Lalo kang sumasaya. Bakit? Ang iniisip mo, ang tagal ko nang tinitiis to, praise God, talagang sinasanay ako ng Panginoon. Baliktad, ano? Yung iba, kailan ba matatapos ito? Kailan magtatapos tong tinitiis ko? Pero pag ang Holy Spirit ang kumikilo sa iyo, nagpapalakas sa iyo, habang tumatagal, ah, praise God, ang tagal nitong tinitiis ko na ito, talagang sinasanay ako ng Panginoon. Siguro gusto ng Panginoon, mahubog talaga ako sa ganito. Kita niyo yung pagkakaiba, no? Verse 5, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na espiritu na ibinigay niya sa atin. Hindi raw tayo mabibigo. Kaya pagka may dinaranas ka na hindi maganda, pag may pagsubok ka, may pag-uusig, may paghihirap kang naranasan, ang nasa isip mo through the Holy Spirit, hindi ako ibabagsak nito, matatapos rin ito, magwawakas din ito. Dahil sigurado ako, makakalampas ako rito sa biyaya ng Panginoon. At pag nakalampas ako rito, lalo ako mag-i-improve, lalo ako makikilala ang Panginoon. Sabi dun sa isang awit, yung never would have made it by
Marvin Sapp. May portion ron. I'm stronger, I'm wiser, I am better, so much better. Pagka may mga pinagdadaanan kayo, ang isipin nyo agad sa dulo, lalo akong lalakas rito. I will become better. Amen. So, tuloy tayo. Kumuha pa tayo ng ilang talata. Sa Unang Pedro chapter 1 verse 3 to 8. Unang Pedro chapter 1 verse 3 to 8. Ano oras na ba? Pakisulat po ninyo. Unang Pedro chapter 1 verse 3 to 8. Napakahalaga yung verse 3 to 5. Napakahalaga nung verse 3 to 5. Ano yung sabi sa verse 3 to 5? Ano ito? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Una, dapat nating matandaan yan. Secured na yung mana natin. Meron talagang inilalaan ng Diyos para sa atin doon sa kalangitan. Hindi rito. Doon sa kalangitan, meron talagang nakalaan na sa atin. Ano, hindi masisira, walang kapintasan, hindi masisira, hindi kumukupas. Okay. So alam mo na yon. Next, verse 5. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Now, ano yung sabi sa verse 3 and 4? Merong kang mana, may pag-asa ka. Merong inihahanda ang Diyos para sa iyo, doon sa kalangitan. Eh, nandito pa ako sa lupa, baka bumigay ako. Baka pagka... Eto na naman tayo, mga kapatid, yung pag-aaral natin sa Galacia at sa Epeso, yung mga nagsasabi na ang tagal mo naglingkod sa Panginoon, tapos nagkasala ka, tapos namatay ka, ligtas ka ba? Hindi pwedeng tanungin yan. Kasi sabi rito, at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, dahil nananampalataya ka sa Panginoon, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaan sa huling panahon. Yung reward mo na nasa langit ay sa iyo yon. Ngayon, paano ko matitiyak na ako'y makakarating hanggang doon? Iniingatan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoon, iniingatan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Now, verse 6 hanggang 8. Dahil dito, dahil raw saan? Dahil sa alam mong may mana ka na hindi masisira, walang kapintasan, hindi kukupas. Pangalawa, dahil alam mong iniingatan ka naman ng Panginoon, dahil dyan, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. Pag alam mo na may reward ka sa langit, at alam mo na iniingatan ka ng Panginoon, pagka may darating na pagsubok sa iyo, pag may darating na hirap, pag may darating na tiisin, masaya ka. Bakit? Alam mo na hindi maaapektuhan yung reward mo ron. Hindi rin maaapektuhan yung pananampalataya mo dahil alam mo iniingatan ka ng Panginoon. Kaya pag dumating ka doon sa punto na parang sinusunog ka, parang hindi mo alam kung ano gagawin mo, hindi mo alam kung paano ka puposisyon, hindi mo alam kung ano iisipin mo, paano ka makakawala, through the Holy Spirit, ito ang nasasabi mo, di bale, alam ko itong pinagdaraanan ko ngayon,
hindi ito magiging dahilan para mawala sa akin yung nakahanda ng gantimpala para sa akin. Hindi mo ngayon masasabi na, bibigay na ako, baka hindi ko nakayanin, baka ano, pastor, hindi ko nakakayanin, baka bumigay na ako, baka matukso ako, baka tumalikod na ako, mawawala na sa akin yung ano. Hindi. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nagpapalakas sa iyo, ang masasabi mo pagka dumating yung mga panahon na may mga pagsubok, nagagalak ka at sinasabi mo, ay, praise God, lalo akong pinapatibay ng Panginoon. Alam niyo ba, pagka kayo ay sinusubok o may pinagdadaanan kayong pagsubok, lalo niyo dapat i-declare na sigurado na yung gantimpala ko. No? Dahil yung mga totoo, yun ang sinusubok. Yung mga hindi totoo, hindi na kailangan subukin yan. Hindi naman totoo yan eh. Ang ginto lang ang pinapadaan sa apoy. Mga kapatid, ang ginto lang ang pinapadaan sa apoy para mawala yung mga impurities, yung mga lupa-lupa. Ngayon, pagkakinuha ka at alam naman na puro lupa ka lang, hindi ka na padadaanin sa apoy, tatapong ka na lang, ibabalik ka na lang doon. Naintindihan niyo po ba? Bakit? Alam niyo yung nagganong-ganon, may tab, parang plato na malapad na gawa sa kahoy. Tapos itutusok yun, ikukuha ng mga lupa sa ilog, tapos padadaanin ng tubig hanggang sa unti-unting nawawala yung mga ano, bato, lupa, hanggang sa maliit na ano na lang, na gold na lang, yun naroon. Yun, padadaanin pa sa apoy yun. Kaya, pagka ikaw ay dumaraan, parang, pastor, parang di ko nakakayanin, sobrang hirap na nito. Ah, hindi, magagalak ka na through the Holy Spirit. Bakit? Ah, praise God. Ang tingin talaga sa akin ng Panginoon ay totoong ginto. Kaya ipapakita ng Panginoon na karapat dapat ako i-reward. Bakit? Dahil itong pinagdadaanan ko ngayon ay malalampasan ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang lagi niyong sasabihin. Imbis na sasabihin mo na mapapagod na ako, hindi ko nakakayanin. Hindi. Holy Spirit, palakasin niyo po ako ng dakilang kapangyarihan niyo para ang masasabi niyo, napakahirap nitong pinagdadaanan ko. Tignan natin, pag nakalampas na ako rito sa biyaya ng Diyos, tignan natin kung anong sasabihin ng mga tao. Amen? Don't expect to fail. Don't expect to fail. Don't expect to fall. Expect to be victorious. Expect to overcome. Expect God's strength to hold you. Expect God's grace to see you through. Amen. Yun yung prayer ni Apostol Pablo. Na nawa palakasin kayo ng dakilang kapangyarihan ng Diyos para makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Ngayon, sino sa church yung kinikilos ng banal na Espiritu? Yan yung palagi masaya. Dahil walang problema? Hindi. Maraming problema yan. Pero yung kagalakan nila nang gagaling sa Holy Spirit, nakafix na yan. Umiiyak rin ba yan? Oo, umiiyak din yan. Pero hindi sila napapatigil nung iyak na yon. Hindi yon yung iyak ng walang pag-asa. Nasasaktan yung damdamin, pero nakakago pa rin, nakakangiti pa rin. Nakakapagpasalamat pa rin sa Panginoon. Gumasal lang tayo na isa. Colossians chapter 1, verse 24. Marami pa pala akong verse na gustong ibigay sa inyo. Bukas na natin itutuloy. Last dos na po ng madaling araw dito. Bukas natin ituloy, no? Yung verse 11. Ano yung dinidiscuss natin? Colossians chapter 1, verse 11. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Tutuloy po natin bukas yung pagtalakay dyan at doon tayo sa Colossians 1:24. Tayo manalangin, tapos kakantahan ko kayo ng pamasko. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Lord, habang dinidiscuss namin ito, hindi ko lang pinapanalangin na maunawaan na inyong mga anak. Ang dinadalangin ko, mangyari nga po sa amin na palakasin kami ng inyong dakilang kapangyarihan upang makapagtiis kami sa lahat ng bagay ng may kagalakan. At patuloy nyo kaming samahan bukas sa pagpapatuloy ng pag-aaral namin sa topic na ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Di mo ba napapansin ang hangin ay lumalamig? Ang mga tugtuging luma unti-unting naririnig, masigla ang paligid. Christmas lights nagkikislapan sa pagsapit ng gabi. Ang parol ay bidang-bida, mga bata'y nagsasaya. Pasko na nga yata, di na mapipigil caroling at shopping. Noche Buena'y darating, iba't ibang pagkain, prutas at inuming minsan lang dumarating. Pagkat Pasko ay narito na naman. Sa gitna ng pagdiriwang, mayroon bang nakaalala sa sanggol na isinilang? Bakit tila nakalimutan sa dami ng ginagawa? Ang Pasko kahit marangya ay kulang kapag wala siya. Tulad ng bangka sa gitna ng dagat na gegewang-gewang, wala itong mapupuntahan. Dapat na ayusin pagdiriwang natin, si Jesus ay pansinin. Ano man ang tanggapin natin, pasalamatan siya at purihin. Siya ang tunay na dahilan ng Pasko. Ang Pasko ay sisigla kung siya ang nasa puso ng bawat isa. Gaano man kahirap ang buhay ay sasaya kung siya ang kasama. Siya ang tunay na dahilan, ang tunay na dahilan, ang tunay na dahilan ng Pasko. Oh, Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas doon sa aking asawa, kay Pastora Never, at sa aking mga anak dyan sa Taiwan, si Limuel, si Shaleb, si Evangel. Merry Christmas po sa lahat ng kapatiran sa Taiwan at doon sa bagong bukas po na church doon sa Taichung. Merry Christmas sa inyo, sa lahat ng mga kasama ko sa devotion, sa iba't ibang lugar po, sa iba't ibang time zone, sa iba't ibang bansa. Kuya Jet Astillero, Merry Christmas po sa inyo, tsaka kay Jeramil. Pakikumusta po ako sa inyo dyan. Ayan po si Wewe. Minahiram kaming keyboard. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ituloy po natin yung pag-aaral natin bukas doon sa Colossians. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See tomorrow po. To God be the glory. Wewe, Merry Christmas raw, sabi ni Arlene. Bumati ka naman. Merry Christmas po. Merry Christmas. Tutulog na po kami. Alas 2 na ng madaling araw. Si Hershey's raw. Hershey.